ngayon guys, ito yung gagamitin nating mga T-rad para doon sa ating TV console dahil lalagyan natin ng mga floating shelves. So, ito guys yung ginagamit natin. Gumagawa tayo, nag-improvise. So, meron tayong flat bar at saka yung round bar na bakal. So, ganda naging itsura niya guys pagka na-welding na natin. So, mag-welding tayo. So, ito yung T-rad. So, dito insert yung pinaka-shelves natin. So, magbubutas tayo ng dalawa para doon sa pag-insert. Parang ganito pwesto niya, guys. Yan. So, ito yung naka-mount sa wall. Ito yung naka-mount sa wall. And then, dito i-insert sa rod na ito yung mabubutas natin sa floating shelves na gagamitin natin. So, ayun guys. So, kailangan natin sa bawat floating shelves may dalawang butas para balanse yung pagkaka-mount. So, meron tayo, since apat itong ating floating shelves na ginawa. So, walo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tsaka 8. So, walong rad. Round bar at saka flat bar para maging T-rad. So ayun guys, so ito guys, gumamit tayo ng router para magkaroon ng groove at magkaroon ng slot para dun sa flat bar na gagamitin natin na T-rad. So dalawa yung ginamit natin, so ito yung slot niya. Ayun guys, ito yung ating ginagawang floating shelf. So gagamit tayo ng trimmer router para makatito dahil medyo makapal siya. Gagamitan natin ng trimmer hanggang sa makumpleto itong edges na to. So ito yung floating shelves na ipakabit natin sa ating TV console. So ayun guys, ito na yung nagawa nating floating shelves. So ready na siya. Nalagyan na natin ang edge band na laminate na dun sa preferred design ng kliyente. So ayun guys, ang kapal nito ay 36mm. So dalawang 18mm ito. So ayun na guys, dana tayo rito. At ready for installation na to after lang natin magawa ng T-rod. Guys, dan na tayo sa walong T-rad para sa apat na floating shelves natin sa TV console. So, dan na tayo sa welding. So, maya maya ay mag-grind tayo para matrim at malinis yung ating mga winelding. So, ayun guys, ito na yung mga walong T-rad na welding natin and nag-grind na rin natin. So, yung mga sharp na part niyang bakal ay natrim na natin. So ayun guys, ito yung T-rad na ka-insert na dun sa binutasan natin. Nagilan natin ng tape para sa delivery. So ayun guys, ito na yung T-rad na ka-ready na. So imamount natin tong T-rad dun sa wall para insert na lang natin tong floating shelves. So ganyan yung setup ng floating shelves natin guys.
Ay mga karok, gagamit tayo ng drywall anchor dahil itong wall nung client natin ay gypsum, so wala tayong natamaang faring. So gagamit tayo na itong special screw para siyang maglalak dito sa wall natin. So nagbutas na tayo dito, gagamit tayo ng special screw, drywall anchor. So ayun guys, papakita ko sa inyo pagkabit ng floating shelves. So sa last vlog natin, sa nagtanong na subscriber kung paano na ikabit. So nakuha na natin yung level ng bottom ng floating shelves. So ito yung ginagamit natin guys, T-rad. So binelding natin to, pinakita na natin sa inyo dun sa previous vlog. So ito yung T-rad, imamount natin dito with two screws and isa rito para saluhin niya yung floating shelves. Ayun guys, kakabit na natin itong floating shelf. So, ito yung slot niya. So, naka-flash, naka-baon itong flat bar dito sa likodan na itong floating shelf. So, ginroof natin na may mga butas. So, I hope sakto tayo rito dahil sukat naman natin. So, ito guys, check natin. So ayun mga karok, ito na yung ating in-install na TV console na may dalawang floating shelves doon sa taas. Ay mga karok, kung bago ka sa channel na ito ay don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa susunod nating project. And ayun guys, dada na tayo.